Napainit ang debate kahapon ni na Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile at Senator Antonio Trillanes IV. Nagpapatawag kasi si Trillanes sa imbisigasyon sa umano'y questionableng pagpasa ng Maynila at Manila Water sa consumer ng kanilang corporate income tax at iba pang gastusin. At kaugnay niya, makapanayin po natin si Senator Antonio Trillanes IV. Magandang umaga po, Senador. Magandang umaga po sa inyo, Igan, at sa inyo mga televiewers. Nasira ba ang birthday mo? Ay, hindi naman po. Ah, okay lang. Okay. Pero tuloy pa rin investigasyon sa kabila ng sa pananaw ni Senador Enrile ay walang magagawa ang Kongreso dito sa kontratang pinasok ng gobyerno sa Maynila at sa Manila Water. Tama ba, Senador? Yes. Ano po, na-refer na po yan sa committee at ang magdidesisyon na ngayon po niyan ay yung committee chairman ng Committee on Public Services, mm-hmm, which is headed by Senator Bong Revilla. Ah, so yan na po ang status niyan ngayon. Kailan ho nakatakda yung hearing na yan? Kasi nag-aabang ho ang publiko, lalo na taglabasan ngayon yung balitang sa kanila lahat ipinapasa. Mm-hmm. Yun nga po ang ating gusto natin mangyari. At mag-uusap po kami ni Senator Bong Revilla ulit. But initially, nag-express siya ng intention na magkakandak na siya ng hearing regarding this. Opo. Pero sa tingin nyo ba, Senator, talagang pwedeng kumilos ang Senado o ang Kongreso para mabago kung ano man ang intensyon nitong kontratang ito na hindi pabor sa mga consumer? Ang intention naman po ng ating Senate inquiry is hindi baguhin yung kontrata. Mm-hmm. Ano? Kasi doon kasi dinadala ni Senator Enrile yung usapan. Yung argumento, Hindi yun ang intention natin. Ang mm-hmm intention natin dito sa inquiry na to, makita ng taong bayan kung ano lang dapat ang pwedeng ipasa sa kanila base sa concession agreement, mm-hmm, at kung ano ngayon ang ginagawa ng mga concessionaires. Mm-hmm. Para maihahambing natin kung yung bang ginagawa nila ngayon ay talagang sinusunod yung concession agreement. Sana isama nyo rin, Senador, sa hearing kung mayroon ba talagang basihan na magdagdag na naman sila ng singil sa hinaharap. Oo, yun nga natin makikita kasi alam nyo, ang pwede natin may question dyan, paano yan kung taasan nyo ng tag-iisang milyon lahat ng sweldo ng mga empleyado nila, no? Mm-hmm. Alam nyo, sa base sa kanilang mga argumento, pwede nilang ipasa yun, mm-hmm, sa mga consumers. So, mm-hmm, wala nang hanggan. Ano? Hindi na natin alam kung hanggang saan pa hantong yung pagdadagdag nila. So, okay, kailangan natin ma-check at hindi pa pwede yung ganun. Okay. Senador, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po, Igan. Senator Antonio Trillanes IV. Sinusubukan po namin kunin ang panig ni Senator Juan Ponce Enrile, pero tumagi siyang paunlaka ng aming panyaya.